Ang discussion natin in our today session is all about descriptive statistics, or what do we call also as deductive statistics. So under lang descriptive or deductive statistics, ang tatalakayin muna natin is syempre yung introduction natin. At ang introductory concept natin is all about the frequency distribution. So yan muna ang focus natin before we proceed to the ingredients ng ating deductive statistics. To start with, we have to define first the definition, or give the definition of descriptive statistics, or what we call deductive statistics. So ano nga ba ang definition yan? Actually, dalawang branch ang stat. We have the descriptive at saka ang inferential stat. So right after ng midterm, tatalakayin naman natin is more on inferential. So yung final examination ninyo sa akin is more about inferential statistics. Now, let us define first the meaning, or give the meaning of deductive stat. So ito yung definition eh. It deals with summarizing a distribution of measurement for a group. The most commonly used methods in summarizing values to describe the characteristics of data. And ano-ano nga ba yung mga data na may meron tayo, mamaya makikita natin. Ang descriptive stat, malaking bagay ito sa ating lifestyle, sa ating buhay. Sa mga event, ginagamit ang descriptive stat. Sa mga competitions, yung mga data, yung paghahanap ng mga winners, ginagamit din yan sa pag-judge ng mga groups, sa mga contests. And not only that, sa mga thesis natin, usually ang mga findings natin ay dinadaan sa descriptive stat. Sa pamamaraan ng mga pie chart, ng mga bar chart, ng Gantt chart. And mamayang konti, mas maliliwanagan kayo regarding about descriptive statistics. So mga aaralin natin sa descriptive ay ang mga sumusunod. First, we have the measures of central tendency. Aaralin natin dyan ang mean, median, and mode. So dalawang paraan ang pagkakalkula natin ng mean, median, at saka ng mode. Depende yan sa mga data na ating nakokollect or mga given data na may meron tayo. Kapag 30 below ang bilang ng data natin, we usually use the mean, median, and the mode. Kapag hindi masyadong marami yung mga data, no, yung ungrouped data ang tawag sa mga yan. Kapag lumampas na ng 30 or pataas yan, no, or eksaktong 30, we use the group data. So ginagamitan na natin ng group data. Similarly, sa t-test lang tinatawag nating sa inferential stat, kapag lumapas ng 30, ginagamit is z-test. Kapag less than 30, we use t-test. Same here, dito sa descriptive, kapag konti lang, tinatawag natin silang ungroup data. And then kapag marami, we use group data. So makakarating din tayo sa mga yan, right after ng discussion natin sa frequency distribution. So right after lang usapin regarding about measures of central tendency, susunod naman ngayon ang usapin regarding about measures of position. So we'll study how to calculate percentile, the decile, and the quartile. And then afterward, measures of dispersion. So we will learn how to calculate the range, the percentile range, quartile deviation, standard deviation, and of course, the variance. And then for our fourth topic, we have the measure of skewness. Kung skewed to the left ba or skewed to the right.
yung ating mga data. Ano bang ibig sabihin ng skewed to the right or skewed to the left? Or bell shape yung ating frequency distribution, yung shape na makukuha natin. Aaralin natin dyan. And then also, we have this, the measures of kurtosis. Iba-iba yan. Tinitinan natin yung level ng ating frequency distribution, kung ang nakadrawing bang graph is platycortic, mesocortic, or etc. Actually, tatlo yan eh. So, aaralin din natin yan. Kung paano ba ang pagka-calculate ng skewness at ng kurtosis. But of course, magsisimula tayo sa measures of central tendency. We'll try to learn how to calculate the average using the mean, the median, or the mode. Then next, we also have the data presentation under ng descriptive stat. So sa data presentation, ganito ang ginagawa natin. Generally, sa umpisa, mag-gather muna tayo ng data. And these gathered data are also collage numerical information from different sources. Usually, ang mga nag-gather natin data, unorganized pa yung mga yan. At saka, hindi naman kaagad-agad na makakapag-interpret tayo. Since unorganized and unsuitable pa sila sa immediate interpretation, kailangan makakaroon muna ng arrangement yung mga data na ating nakokollate or nakokollect. And then afterward, in any statistical investigation, once pertinent data are already gathered, the next step is to present such data in appropriate form. So ibig sabihin, i-organize yung data right after na nating na-collect. Magkakaroon ng arrangement hanggang sa makabuo tayo ng mga graphs or tables. So ang sabi dito, no, like textual form, tabular form using appropriate tables, and graphical forms using graphs. So dyan pumapasok yung mga pie charts, yung mga polygonal graphs, yung mga bar chart, Gantt chart, and so on and so forth. Yun ang makakatulong natin sa ating mga research, yung mga data na yan. Ayusin natin para maging presentable sa mga learners or kapwa natin mga readers. Generally, collected data are presented in three ways or three different ways. So ano ba yung tatlong pamamaraan na yan? Tatandaanin yung mga yan, baka lumitaw sa inyong mga quizzes. Yung una, we have the textual method. Pangalawa, we have the tabular method. Yung una, pwedeng ipadaan sa mga statement sa paragraph. The second one, pwedeng ipadaan sa table. Gagawa ka ng table ng mga data mo and then saka ka mag-interpret. And then we also have the graphical method. Nandiyan yung pie chart, yung frequency distribution chart in a form of polygons. Or pwede kang gumawa ng pie charts. So ano ba yung tinatawag na textual method? At yung ibig sabihin yan. Pakibasa nga, Jaline, yung textual method. The presentation is in narrative or paragraph form. Data are within the text of the paragraph. Okay. So yung presentation ng mga data, naka-narrate or naka-paragraph form siya. Ibig sabihin, yung statement. Mga statements, mga sentences. Data are within the text of the graph. Yung ibig mong hanapin, nandun doon na yung mga findings, nakasaad na doon. So tawag dyan, textual method. Alimbawa, based on ganyan, ganyan, blah, 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 there is a significant difference between ganito, ganyan. So sample yun ng textual method. And then we also have another one. It yung tabular method. It makes use of rows and columns like a frequency distribution table. Data are in a systematic and orderly manner. Kasi makakaroon ka ng groupings. May table ka, may column ka para sa lahat ng frequency. May table ka para sa less than cumulative frequency. May table ka para sa mga class limits.
upper limit, lower limit, may column ka para doon. And then sa bawat kategorya, meron kang separate column to another categories. So, naka-organize talaga yung mga data. Can you follow? So, that is tabular method. And then, the third one, we have the graphical method. It can be done by pictorial or geometrical representation of given data. From mathematical equation o kaya yung mga data natin na nalikom natin, i-express natin by drawing a bar graph, a pie graph, pictograph, or frequency polygon. Kasi makakatulong yon sa pag-interpret ng mga data natin, especially sa research. Tinitingnan natin kung ano ba yung shape ng curve. Kung normally distributed ba or hindi, yon ang importante doon. So yan ang makakatulong sa atin sa graphical method. Ilang porsyento ba ang may gusto ng ganito? Ilan ba ang ayaw ng ganito? Pwedeng maipadaan through percentage at makikita natin sa pie chart. Graphical method ang tawag sa mga yan. Then right after these three different ways, coming up next is ito naman, tatalakayin natin. We have the arrangement of data. Now, how do we arrange data? Basta lang ba nako-collect tayo and then i-interpret na natin? Importante yung arrangement of data kasi kailangan na yung iba pa nga ang ginagawa is ascending or descending yung mga scores. And then yung iba naman habang ina-arrange yung mga data, meron kang makikita actually, meron kang mga makikitang outliers, yung mga biased data. So sa stat, iniiwasan natin yung mga outliers or biased data na nalilipom natin kasi makakaroon lang effect sa result ng ating research. That is why yung mga questionnaires na ibinibigay, pinag-aaralan muna yan ng mga statistician and then yung mga advisor, tinitingnan mo muna yung mga questionnaire ninyo kung naaangkop ba doon sa research. So napaka-importante ng stats sa research. Yung mako-compute and then malalaman kung anong statistical tool ang gagamitin. Usually, yung iba, ang ginagawa nila, descriptive stat lang eh, ang tool na ginagamit nila kapag hindi naman ganoon kabigat yung need, kalalim yung need para mag correlation tayo or pumasok tayo sa inferential stat. So, dalawang bagay yan. Yung una, we have the data array. Second one, the frequency distribution. So, ano ba ang kaibaan ng dalawa, ng data array at ng frequency distribution? Sa data array, ganito lang kasimple. It is one of the simplest way to represent data. Data or values are arranged in ascending and descending order. For instance, if you have an example like this, sabihin na natin ang mga score yan sa isang quiz. Kunwari, ito yung mga score sa quiz. 25, 28, 15, 30, 50, 67, and 87. At this point in time, tawag natin mga raw data pa yung mga yan kasi hindi pa naayos. Wala pang arrangement na nangyari. So, i-arrange natin. Ang tawag natin sa arrangement natin is data array. Yung unang arrangement natin, pwede pong ipadaan into ascending form. Magsisimula tayo sa pinakamababang score papunta sa pinakamataas na score. 15, 25, 28, 30, 50, 67, and 87. And then afterward, you also have the descending form. Pabaliktad naman, mula sa mataas hanggang sa pinakamababang score. So that is then, we have already applied the data array, yung number one natin. Klaro ba ang diskusyon ni sir sa inyo, ang pagpapaliwanag? Yes, po, sir. Okay, so we can then now proceed to the second one. Ang tinatawag natin, frequency distribution. For the second one, frequency distribution. It is an arrangement of the data which shows the frequency of different values or group of values of any variable. Okay, we then continue our discussion
Okay, it is an arrangement of the data which shows the frequency of different values or group of values of any variable. Dito nga mga anak, halimbawa may mga data tayo na na-collect. Let us say, exam yan. Iipunin natin yung score ng mga bata. Let us say, we have 50 students na nag-take na examination sa isang exam like math quiz. So, na-collect mo yung mga data and then meron kang gustong pag-aralan, pwede mong ipadaan through frequency distribution. So, ang gagawin lang natin, magsasolve tayo ng interval, kung ano ba yung interval na gusto mo sa paggawa ng frequency distribution. Let us say, ang lowest score is 11. Pwede mong sabihin na yung lowest, yung first category mo sa pinakababa is 10 to 19. The second row naman is 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59. Actually, pwedeng i-calculate kung ano ba yung interval for every category na gagamitin. May mga formula tayong sinusundan. But some other statistician, hindi na sinusunod yung mga formula. Nag-iisip na lang na sariling design like 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, yung mga interval for every row ng ating frequency distribution. The next move, bago nga pala magawa yung intervaling ngayon para hindi tayo mahirapan sa pagtatali, meron tayong tinatawag na Stemmel Leap Diagram na makakatulong natin sa pagtatali. Kapag meron kang Stemmel Leap Diagram, hindi ka mahirapan sa pagtatali. Kung ano kasi ang lilitaw sa bawat cells ng mga tally natin, yun, doon natin kukuhanin ang ating frequency for every column. Hanggang sa makumpleto natin yung ating frequency distribution table. Nakakasunod ba kayo mga anak sa sinasabi ko? Hello? Yes, po, sir. Okay, let's continue. So yan ang definition ng frequency distribution. Sa frequency distribution, nandiyan dyan yung less than cumulative frequency, yung greater than cumulative frequency na napaka-importante sa pagka-calculate ng median, ng mode, at saka ng mean. And then may mga plus mark pa tayong sinasabi dyan, hindi lang yung class interval, pati yung class limits importante dyan, yung tally and then yung frequency column. Sa high school, tinake up na ninyo to, kaya lang hindi pa ganun siguro kaklaro yung pagkakadeliver. Tayo, misa na lang natin yan. Then, continuation. I prepare an example of a frequency distribution sample. Sa taas, yung table 1, makikita natin test scores obtained by the 60 students in Stat Plus. So, yung mga data nila yan. So, hindi pa naka-organize, hindi pa naka-arrange. So, yung mga scores na yan, through this course, gagawa tayo ng frequency distribution table. So, ilan ba yung nakakuha ng 11 to 22? Magbibilang tayo. And then, hahanapin natin yung frequency for every row na may meron tayo. Scores ranging from 23 to 34, it's so happen na yung dami is 5. So, dyan yung column ng frequency. And then the last, magkocompute tayo ng percentage. How do we calculate the percentage? We're just going to add all the frequencies that we have. In this given example, we have a total of 60. Paano ba na-obtain ang 5? 3 divided by 60, yung frequency ng 11 to 22 na score. 3 divided mo ng 60. Whatever the decimal that you will have, you just multiply it by 100% so that we can obtain 5%. And then hanggang makarating sa pinakababa. Sa 23 to 34 naman na row, paano nahanap ang 8.33? 5 over 60, then divide by 100, times 100, you will obtain 8.33. And then 11 divided by 60 times 100 is 18.33. And then kapag tinotal natin, kailangan ng total niyan 100%. Hindi pwedeng hindi 100%. Kapag hindi ka nakakuha ng 100%, meaning to say merong mathematical error sa mga calculations natin sa pagka-calculate ng row for every category or class interval.
Yung mga exams course dito na kasulat in a form of class interval sa first row. Table 2 stands for frequency distribution table of the examination results of 60 students in a stat class. So pwede kang mag-interpret dito. We can say that 3 out of 60 students got scores ranging from 11 to 22. Or we can say that 5% of the 60 students or the total students got a score ranging from 11 to 22. That's how we interpret the data that we have sa table number 2. Mamaya, tuturuan ko kayo ng diskarte ng stem and leaf diagram para hindi kayong mahirapan sa construct ng frequency distribution table. Isa kasi nakakalito yan sa sobrang dami ng mga scores. Halimbawa, pinaabot ko ng 100 dyan. Kailangan nating maging maingat kahit madali lang yung gagawin natin. O madali lang yung procedure. Table 3, frequency distribution of 60 students in a stat group according to their respective courses. So dito sa left column, yung courses, nakakategorize by courses. AB Mascom, BS Food Science, AB Polsci, AB Economics, and BS Journalism. And then, nandito yung mga frequency. Ito siguro yung kumuha ng Mascom, 12. Food Science, 25. Polsci, 15. Hanggang sa Journalism, 2 naman. Kung i-add natin ang total frequency, we have a total of 60. And then again, we can calculate for the percentage for every course or category. If you want to have or know kung paano nakuha ang 20% sa third column, second row natin, 12 divided by 60, and then times 100, that is just 20%. Proceeding to the food science, 41.67 was actually obtained by 25 over 60 times 100%. And then if we're going to add all the percentage that we have in the last column, we will obtain a result of 100%. Finally, sa last part ng ating slide, we can actually interpret data sa table natin, based sa table. We can say that 15 out of 60 students are taking up AB Political Science as an example. Is it very clear, table number 3? Klaro ba? Yes po. Yes, sir. Okay, so let's proceed. Frequency distribution, the data are summarized into 3 classes or categories to show the frequency of occurrences of the values or objects in its class or category. And then, ito yan. Quantitative frequency distribution. If the data are grouped according to numerical interval or classes, as in table number 2. Yung nakita natin sa table number 2. Sample yan ng quantitative frequency distribution. Kung babalikan ko yung table number 2, this is actually an example of, yan, yung in-state kong bago. Yan, yung table number 2 natin. So tingnan niyo yung first column, exam score, class interval tayo. Yan. Hindi ba yan? Numerical interval or classes or class interval. Can you follow? Tawag doon quantitative frequency distribution. Yung mga class interval ang nakasulat sa first column. And then, coming up next, we have the qualitative frequency distribution. If the data are tabulated in terms of categories as in table number 3, halimbawa, nakalagay, instead na class interval, nakalagay yung mga courses, nakalagay yung mga ages, age 10 to 15, 16 to 20, yung mga ganyan. Can you follow? Sample yon ng qualitative frequency distribution at ito yon yung table natin kanina. Okay, balikan ko siya. Yan. Example yan nung pangalawa natin. Can you follow yung table number 3? As you can see, yung first column, nakakategorize by courses. Hindi nakasaad by class interval. So that's the difference between quantitative frequency distribution and qualitative frequency distribution.
Yung iba kasi hindi ko na in-state kasi pang-impression na yun, no? Wala pa tayo doon. So basic definition of terms tayo. Raw data are collected data which have not been organized numerically. Ibig sabihin, mga raw scores pa lang yan, mga nakolekta pa lang, wala pa tayong ginawang pagsasaayos or pagkakategorize. Klaro ba ang meaning ng raw data? Hello? Yes po, sir. So, yun ang ibig sabihin ng raw data. Wala pang organizing, wala pang arrangement, hindi pa na-arrange into ascending or descending order, hindi pa dumaan ang stemmatic diagram, wala pa tayo nabubuong frequency distribution, as in data pa lang sila na nalikom natin, walang arrangement na ginawa. Stemmatic diagram, para hindi tayo mahirapan sa paghanap ng frequency, ginagawa natin yan. Para maiwasan ang pagkakalito at pagkakamali at nagiging maingat tayo. Ito yung process na ginagawa natin sa mga raw data na gusto nating makalikha ng frequency distribution table. So, tallying process yan. Diyan tayo natatali sa stem and leaf diagram na ginagamit natin. This can be done by creating a table wherein yung mga ones is naka